Hustisya naman ang panawagan ng pamilya ng dalagitang nasawi matapos tamaan ng bala sa ulo sa Salubong 2017. Patuloy rin pong pinaghahanap ang suspect na target daw noon ang isang barangay Tanon. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Kasabay ng pagsuko sa laban ng 15 anyos na si Emeline Calano matapos tamaan ng bala sa ulo nitong Salubong 2017, ang pagsisikap ng mga mahal niya sa buhay na tanggapin ang kanyang pamamaalam. Emeline, ano, mahal na mahal ka namin pamilya, namin pamilya mo. Kung talagang nahirapan ka na, tanggap na namin na ano, ganyan siya. Pero tuloy ang paghahanap ng hustisya. Hiniling na nilang ma-autopsy ang labi kung saan may na-recover na 9mm na bala. Isa sa ilalim na sa ballistic test ng NBI ang balang nakuha mula sa ulo ni Emeline. Pero suspecha ng mga pulis, hindi lisensyadong baril ang ginamit. Mula reckless imprudence resulting in serious physical injury, i-upgrade na ang kaso sa reckless imprudence resulting in homicide laban sa suspect. Gate ng pulis, hindi siya tinamaan ng balang mula sa baril na pinaputok sa ere para lang magingay sa bagong taon. Bala raw ito mula sa isang Renato C na may tinarget na nakapwesto ilang metro ang layo noon sa biktima. Pero bukod sa lumang litrato ni C na hindi pinakita ng pulisya sa GMA News, wala pang lead sa kung nasaan si C na dati na raw may murder case. Wala ring maibigay na cartographic sketch. Habang umano'y target niyang barangay Tanod na si Patricio Muñoz, hindi na rin daw nagpapakita sa barangay matapos magbigay ng salaysay sa pulis. Ang statement kasi nung tao eh, para pinutok niya sa air. So stray bullet victim talaga siya? Sort of. Inano rin ng SOCO yung possibility na yung binitawang bala nung nagpaputok, yun yung most probable na tumama doon sa bata. Dahil di yan tugma sa unang kwento, duda ang Volunteers Against Crime and Corruption. Para bang na-insulto pa tayo at hindi believable. Parang imposible yung mga investigasyon nila, yung sequence. Baka raw minadali lang ng Malabon Police ang pag-iimbestiga dahil may 24 oras na deadline para ma-resolba ang stray bullet cases kung ayaw masibak ng mga police chief sa isang lugar. Just to comply with the PNP instruction na i-resolve itong kaso, minamadali nila or yung fall guy. Ang prinub natin dito, yung probable cause, ang mga nakukuha nating ang ebidensya dito, puro circumstances evidence. Kasi during that time, nung tamaan yung bata, wala namang ibang nagpaputok maliban dito sa nasampahan natin ng kaso. Steve Dailisan, GMA News.